Hello guys, magluluto po ako ng ginisang sitaw. Ayan, mantika. So, lagyan natin siya ng mantika, guys. And then, onion. Ayan. Ayan guys, onion po yan. Ginisang sitaw na mayroong, ang mga ingredients ko po ay ito, onions, tomato, garlic, and dried pork belly, ayan. So, ayan po, sibuyas. Luluto ko na ito kasi mahal na araw next week, so ilalagay ko ito sa mga freezer itong niluluto ko guys. So ngayon tomato, eto nandito guys, ano siya, karne siya, gagawin ko siyang kaldereta. So, hintayin natin na maging ano yung aking kamati. Medyo maingay guys kasi kailangan mag-roll na tayo. So, ito guys, ano na to, yung smoked pork belly na yan guys. Actually guys, hindi talaga ako yung mahilig magluto. Kitchen is not my hobby. Cooking is not my hobby. Pero, kailangan gawin natin pag nasa abroad tayo. So, ayan. Hintayin natin maluto-luto ang ating kamatis at pork belly. So, lagyan natin siya ng pepper. Tansya-tansya na lang. So, pepper. And then, lagyan natin siya ng salt. Huwag masyadong madaling salt kasi yung dry pork belly is maalat na po siya. So, ayan. Sensya na guys, andit talaga ng kitchen ko guys. So, hintayin natin maluto ng konti ang ating tomato and pork belly konti. So, haluin natin. Very simple and easy. Ginisang sitaw. So guys, and then, lagay na natin ang kanyang sitaw. So, maliit talaga ang kitchen ko guys, kaya hindi pwedeng, ako, kalating oras ako nag-set ng camera ko dito at talagang ang hirap. So, and then mix natin siya. Naglalaway na ako guys. Meron naman dito mga, dito sa Germany, meron naman dito mga gulay ng galing sa atin. Ganyan, okra, sitaw, kangkong, malunggay. Kaya lang, kailangan talaga maaga kang pupunta doon sa tindahan
ng Asia Store kasi madaling maubos. Pero ang mahal, guys. Ayan. So, ayan. Pakupa. Iluto po natin siya ng mga 5 minutes. And then, lagyan po natin siya ng konting tubig. So, habang niluluto natin siya, so, konti lang po ng tubig, konti lang ng tubig. Ayan. Then, haluin natin. Ganyan tayo, guys, magluto. Magluto-luto tayo, guys. Kasi, guys, ayoko nang everyday nagluluto ako sa nanlagyan natin siya, guys, ng konting pampalasa. Tapos, ayoko kasi, guys, nang dagdagan po natin siya ng konting asin. Ayoko po kasi, guys, nang nagluluto ako everyday kasi nag-iisa lang ako dito sa Germany. So, pag everyday ako magluluto, guys, 2 hours ako nakatayo dito sa kitchen. Kaya ang gagawin ko, ayan, iluluto ko na siya. And then, ilalagay ko siya sa maliliit na container. Portion-portion na po yun. Tapos, lagay ko siya sa freezer. So, ayan, guys. Hintayin natin siyang maluto. Dambongga. Lagyan natin siya ng takip. Para maluto na siya. So, ayan. Antay lang po natin siya ng 5 minutes, guys. And then, ready to eat na po siya. Guys, ito naman siya, guys. Ito naman ay niluluto ko ng kalderita. So, magkagawa ako ng kalderita, guys. Sa German is gulash. Ayan. So, okay na din siya. Kuna sa inyo, guys, ipapakita tong kaldereta ko, guys, kasi talaga gusto ko sana i-video lahat, kaso ang hirap, walang cameraman, tapos ang liit pa ng aking kitchen, kaya walang pwesto ng camera, guys. Ayan, nakita nyo, guys. So very simple lang po yan. So that's all, guys. Ayan. So this is the, ayan, guys. So ayan na, guys, siya. So this is all, guys. Now this is ready to eat, guys. So, and thank you for watching, guys, for my video. Nakita nyo, guys, ang aking kitchen, oh. Yeah. Ayan ang aking kitchen. Napakaliit lang talaga ng kitchen ko. Good for one person lang. My kitchen is only good for one person. So, ayan. So, kaya napakaliit lang kasi, guys. So, hopefully, ayan. Next time, ayan, nasakit ang mata ko. So, that's it for today, guys. Thank you for watching. Bye!